Hi, car buddies! So, nandito ulit tayo ngayon sa Toyota Silang. And we're here to review another car. And what we have here is the Toyota Fortuner GRS. Again, thank you so much po kay Ma'am Anne for letting us review here. Again, I'm Mikay. And I am Ara. So, sa mga interested na makita ang ating bagong baby Fortuner, please contact Ms. Anne. So, ipa-flash na lang natin ang kanyang contact details sa screen. Ayan, at before natin i-start ang ating review, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And also, don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. Tara, start na natin. Let's go! Recently, we have reviewed here the Toyota Hilux GRS, and we're back here at Toyota Silang to review the GRS version of the most popular, most iconic SUV here in the Philippines. This is the 2024 Toyota Fortuner GRS 2.8-liter 4x4 automatic. So, short history lang, first generation ng Fortuner was launched way back 2005, and that was placed in between the RAV4 and the more premium na Land Cruiser. And now, this is in the second generation, and this was launched way back 2015. And ang GRS model natin is on the line since October 2021. And actually, this is the first GRS model from Toyota. Una pa siya sa first. And if rumors were right, by the model year 2025, baka magkaroon tayo ng all-new Toyota Fortuner and it will have a hybrid variant. So, abangan nyo yan sa aming channel. Kaya mag-subscribe ka na ngayon pa lang. Ano? Pipilitin ba kita? Subscribe na! Antayin ko yan. But for now, ito ba din ang Fortuner models natin. This GRS, which is currently priced at 2,645,000, the Limited, Q, V, and the base model G, their prices will be listed here on our screen. So if interested ka, kahit sa anong model ng Fortuner, contact Ms. Anne para mabigyan ka ng details. And baka gusto mo na rin i-mention ang Carby PH. Kapag kinontak mo si Ma'am Anne, baka mabigyan ka ng discount. Or smile. Charis! And this GRS, available lang siya in this two-toned na platinum white pearl mica and attitude black mica. And Filipinos liked its design, price, and prestige of owning one. Siyempre, di ba kapag naka-Fortuner ka, considered ka as big time. Paano pa pag GRS? Eh di, mas malaki ka pa sa big time. And aside from that, syempre, Toyota to, guaranteed ang reliability and parts availability. And some owners, they prefer to buy Toyota compared to its competitors kasi mas malaki ang resale value. But for its final years ng second generation ito, okay pa ba siya for 2024? And what do we get from this top-of-the-line GRS? Let's find out! So let's start sa ating front fascia, of course. So yung hood natin, ayan, same lang din. Very clean, wala siyang hood scoop. And yung overall look niya, almost same sa limited na edition. And ayan, as you can see, yung mga lines natin dito or yung mga design is gloss black. Ayan, sa ating headlights. Ayan yung ating DRLs. Iba yung design niya. And yung headlight natin is projector headlights. And ayan ang ating fog lamps. As you can see, gloss black yung ating casing, which is mas malaki compared sa LTD kasi maliit lang yun. And we have here the front sensor. We have two each sides. And yung sa baba niyan, yung line na yan, yan ay clearance lamp or ang ating parking light and siya na rin yung nagsisilbing turn signal light. So, ayan ang ating grille. So, black yan. Two levels. And of course, ang ating malaking Toyota logo na enclosed yan sa isa sa clear case kasi nandito na rin ang ating ADAS and sa baba niya ang ating front camera. And ayan ang lower lip bumper natin. Kung maaalala nyo sa Hilux GRS, gray to.
But good thing, di ba, mas maganda siya na black, na gloss black siya. And yung skid plate natin, metal skid plate, nasa ilalim. And of course, di mawawalang ating GR badging. So yun lang naman so far sa ating harapan. Dito tayo sa gilid. Come on. So dito tayo ngayon sa ating side profile. Unahin natin ang ating gulong. So ang ating gulong, ayan, ang brand niya is Bridgestone. Ang size nito is 265 over 60 or 18. Ang rims natin, ayan, iba yung design niya. This is the GR design sa mags natin. Color black siya and with gunmetallic na gray. Ang klase ng tingin ng dating niya. And ang ating braking system, all disc brake with red calipers. Ang suspension sa harap natin is double wishbone. Sa likod, multi-link. Lahat ay merong monotube shock absorber. Pero hindi siya red this time. And ayan ang ating monotube. Ito yung nasa likod natin. And ang brand niyan ay KYB. And dito naman, ayan yung fender natin. Minimal lang siya. And hindi rin contrast yung color niya since body color siya. So, yun lang yung pinagkaiba sa ibang variant, no? Kasi sa iba, black to. So, ayan, meron din tayo dito, mudguard. So, ayan na ang ating side mirror. So, this is power fold and power adjust. Unfortunately, hindi siya auto fold. Pero, ayan, ang ating upper half is gloss black and this is black. We have the side cameras here and the paddle lamps. And ayan, ang ating turn signal lights. This has the blind spot monitoring na din. So, ayan, as you can see, continuous yung gloss black natin dito. Sama sa pillars. So, we have here the roof rail in gunmetallic na gray color. Ayan, so di yan mawawala sa ating Fortuner, syempre. And kahit na two-tone tayo na black and white, binigyan pa rin tayo ng chrome accent dito sa ating belt line. Actually, palibot to, I believe. Ayan, which gives more expensive looking. Ayan. And ang ating door handle, smart entry, body color. Ayan. Ganda niya actually. And ayan ang ating key fob. So ayan, pakita natin ang ating key fob. Ang ating GR badging. And compared sa Hilux, mas marami tayong buttons dito, no? We have the Toyota logo sa baba. Alarm or the sound na button, and we have here the tailgate release, the unlock and lock button, and of course dahil mataas ang ating Fortuner with 193 millimeters na ground clearance, very helpful ang ating wide and non-slip na step board natin, hindi siya madulas, very helpful sa mga bata and sa mga senior natin. And of course, ang dimension natin, that would be 4,795 by 1,855 by 1,835 millimeters. And ang ating wheelbase, that would be 2,745 millimeters. And 700 millimeters for water wading. And for the engine, we have 2.8 liter, 4-cylinder, 16-valve DOHC. Variable nozzle turbo with air-cooled intercooler, mated to a 6-speed auto with manual mode, and releases 204 PS and 500 Newton-meter of torque. And of course, we have the 4x4 system. And yun lang naman sa ating side profile. Tara sa likod. So, nandito tayo ngayon sa ating rear end. Ayan. So, ang ating Shark's fin antenna, ayan, gloss black. And ang ating spoiler, as you can see, two-tone siya, no? May white and black yan. Third brake light, visible siya, nandito siya. And we have the defoggers and of course, the wipers. Ayan, ang ating belt line na chrome. And of course, ang ating Toyota logo. This is still enclosed sa isang clear case. And ang ating Fortuner na garnish. This is body color. So ito yung kaibahan din kasi sa ibang model, it is black. And of course, ang ating reverse camera. And yan, may lights tayo dito. Ang ating namang lights, of course, ang tail lights natin ay LED. And ang ating turn signal lights, this is a sequential turn signal lights. Ang ating reverse lights, this is halogen. Ayan, as you can see, hindi mawawala ang ating GR Sport badging. And ayan,
Meron ditong vertical na black plastic. Yan ang ating reflector. So, yan, of course, meron tayong 5-eyed sensors dito, rear sensors natin. And ang ating diffuser, gloss black yan. Sa ilalim, makikita natin yung spare tires natin, full size. And nakatago rin ang ating exhaust tips. So, ayan ang ating tailgate. This is a powered one. And meron siyang kick sensor. So, buksan. Ayan, gumana siya, di ba? Perfect! Gulat ka. Wala lang warning. Gulat agad. So, ayan, nandito tayo ngayon sa ating likuran. And ayan, as you can see, yung ating third row is 50-50. And ang pagtambol natin dito ay ganito lang. Para siyang sa Innova. So, ayan. Ganyan lang siya. So, ito yung hook niyan. Balikta natin. And we have here hooks. Two hooks. And 12-volt socket dito sa likod. And wala tayong underfloor storage dito. So, flat lang yan dito. And ang cargo space natin, pag nakataas to parehas, 200 liters. If naka-fold yan, that would be about up to 1,080 liters for our cargo capacity. And so far, yan lang naman ang meron dito sa ating likod. And alam nyo ba na ito, pwede rin natin siya i-kick para magsara. Bago natin tawagin si Ara para sa interior, let's see ang safety features ng ating Toyota Fortuner. This has 7 SRS airbags, ABS with EBD and brake assist, hill start assist, downhill assist, vehicle stability control, blind spot monitor, rear cross traffic alert, and the 360 panoramic camera with front and rear sensors. And for the Toyota Safety Sense, it has the pre-collision system, lane departure alert with yaw assist, and of course, the adaptive cruise control. Overall, sa ating exterior, kahit na 10 years na ang second generation, nagawa pa rin nilang mukhang appealing ang exterior, lalo na dito sa GRS. So, good job! And tara, tawagin na natin si Ara para sa interior. Thank you, Mikay. So before we start sa ating interior design, dito muna tayo sa ating door panel. As you can see, hard plastic here. And mas better sana kung soft plastic yung ginamit dito para pag nagre-rush yung shoulder natin, is better siya for comfort. And then meron din tayo ditong dark gray design. And yung door handle natin is silver chrome. So dito sa ating armrest, as you can see, leather na siya with red stitches. Yung ating mga windows, lahat sila automatic. And as you can see, yung nakapalibot sa kanya is gloss black. Dito din matatagpuan yung ating door lock with speed sensing. So, kapag mabilis yung patakbo nyo, mag-automatic na magsasara yung ating pintuan. And dito naman sa ating lower part, nandito yung ating door safety light. So, hindi man siya reflector, pero may lights naman siya. So, dito sa atin, meron tayong bottle holders and another space dito sa ating lower part. And dito din yung speakers natin. We have 9 speakers and also they are all powered by JBL. And as you can see here, ito yung ating tweeters. Then meron siyang design na silver accent. So, tara na sa interior. So, dito naman tayo sa ating driver's seat. 8-way power adjust siya. While sa passenger seat naman is 6-way siya, pero power adjust din siya. And syempre, dahil nasa GR tayo, hindi mawawala yung ating red stitches here. And yung ating driver seats ay made with leather with suede materials. And also, as you can see din sa ating headrest, nandito yung kanilang GR logo. And ang napansin ko lang dun dito, ang pinagkaiba niya dun sa last time na blinag natin na GRS Hilux is yung sa seatbelts. Hindi siya red, kundi black yung gamit dito sa ating Fortuner. Ang similar din naman here is yung sa pedal, made with aluminum naman. So dito naman sa ating lower part, nandito yung ating gas and hood release, the tailgate button, and also our 360 degrees camera buttons here. Meron din tayong on and off for kick tailgate and parking sensor. Meron din tayong cup holder here na pwede din siya maging tray. Diba? And also, as you can see sa ating aircon, meron siyang gray accent na katulad sa ating door panel.
So we have grab handle here and also here. May grab handle tayo. And then for our steering wheel naman, as you can see, di ba, meron pa rin siyang red line here. And the red stitches, hindi yan mawawala. And yung ginamit dito is perforated leather with dotted design. And dito din yung sa side na to, meron tayong four controls for our audio or for infotainment. And dito naman sa ating right side for our gauge control and Toyota safety sense. Dito din matatagpuan sa may lower part yung ating cruise control. And dito naman sa lower part, makikita yung ating GR badge. And also dark gray yung kanyang design dito. And for our paddle shifter naman, as you can see, kulay gray yung kanyang color. And our headlight naman, automatic na here. And sa wipers lang, hindi siya automatic. I-check naman natin kung tilt and telescopic ba ang ating steering wheel. Ooh. So good. Tilt and telescopic naman siya. Ngayon, pakinggan naman natin kung ano ba ang tunog ng isang Toyota Fortuner GRS. So, dito sa upper part ng ating gauge, as you can see, leather siya. And meron din siyang red stitches here. And sa dashboard naman, hard plastic materials yung ginamit. And sa gauge natin, ganun pa din, meron siyang two analogs with red needles. And sa gitna naman is 4.2 digital screen display. And para ma-navigate natin yung ating gauge, i-click lang yung buttons here. And then, yan, pwede nyo na siyang i-press right and left. And makita dito yung settings, current, and other driver information. Yung ating headliner is color black siya. And as you can see, wala siyang sunroof. Pero malay natin, sa mga next na model ng Toyota is magkaroon na sila ng sunroof. Dito naman tayo sa ating lights. As you can see, LED lights na yung ginamit here. And dito din yung ating sunglasses pocket. Check din natin kung may ilaw ba yung ating mga visor mirror. Yan. Ay. Ooh. Maganda na din kasi kapag pala binuksan natin yung ating mirror, nag-automatic na yung ating lights. So, maganda. Goods. Sa ating rear view mirror naman, as you can see, matte black lang siya and then meron na din siyang auto-dimming sensor. So dito, hard plastic yung ating dashboard pero leather materials naman yung ating compartment. Meron din siyang red stitches here and yung Fortuner dito sa button, naka-engrave siya. So i-click lang natin para ma-open. Dito sa compartment, pwede kang magpalamig ng mga drinks, ganyan kasi may cooler na siya. Sa glove box naman, ganun din. Kiniklik lang din and dito, ang kagandahan lang dito, hindi siya, pag-click mo, hindi siya basta-basta babagsak. Diba? Mabagal. So, matagal kang mapupol. Sorry. So, ayan. Ang spacious din dito. So, madami kang malalagay na items. And also, mga documents din kasi meron siyang susi dito. So, pwede siyang i-lock for security. Hindi din mawawala yung ating aircon and the tray. So, may cup holders din dito. So, dito naman sa ating armrest, as you can see, leather din siya. And sa loob, wala siyang kahit ano. So, compartment lang din siya. Pero spacious din naman. Ay, puri po. Sa ating buttons here, nandito yung traction control and the rear differential lock. And as you can see, sa handbrake, manual pa din siya. Pero, naka-wrap siya into leather and also may mga red stitches siya here. And also, meron din tayong T-driving mode. So, pwedeng eco, normal, and sport. So, dito naman sa ating center console, as you can see, meron siyang parang ano, carbon fiber design na color gray. And yung kanyang design here na carbon fiber, nakakadagdag din siya talaga sa sporty vibe ng ating GRS. So, para sa ating shift knob, gate type na din siya. And also, meron siyang 6-speed automatic. And also, meron tayong hidden cup holder. So, hanapin niyo kung nasaan. Charis, nandito lang, ipe-press lang natin to. And dito, meron na tayong 2 cup holders here. And sa lower part din, nandito din yung ating wireless charger. So, ilalagay lang natin yung phone natin and automatic na siya mag-charge. So, ito din yung ating 4x4 controls. Meron tayong 2 high, 4 high, and 4 low. And dito din yung ating buttons na down, hill assist, and also our 12-volt sockets. And the
aircon controls. As you can see, gloss black yung materials na nakapalibot sa kanya. So, meron din tayong automatic dual zone aircon. So, pwedeng magkaiba yung sa passenger seat and sa driver seats. As you can see here, yung nakapalibot sa kanya is leather with red stitches and also gray din yung kanyang color here. So, dito naman sa ating infotainment, meron tayong 8-inch digital display. So, dito may mananavigate natin yung mga apps, music, calls, and meron din tayong Apple CarPlay and Android Auto, which is wired siya. And as you can see, di ba, wala tayong kahit anong USB port dito, bukod dito sa ating infotainment sa gilid. So, tara naman sa second row. So, dito na tayo sa second row. And as you can see, yung headroom natin medyo hindi siya kataasan. Pero ang good thing naman, may pa-curve dito. Kaya okay na din. And meron tayong 2 aircons here, the grab handles, and meron din ditong hooks na pwedeng pagsabitan. Dito naman sa ating dome light, nandito na din yung buttons natin for our aircon. And for knee room naman, as you can see, medyo malawak sa knee room. Sa headroom lang talaga yung medyo hindi kataasan. And sa door panel naman, parehas, same lang din siya din sa ating yung kanina. Meron siyang leather and also hard plastics. And dito, meron din pala ditong hooks sa may likod ng ating driver seat. And then the pockets. And also, meron tayong charger port here. And Type-C na din siya. So, wala man tayo sa front seat, meron naman sa back seat. And meron na ding small compartment here na pag nag-charge tayo ng phone, pwede natin dito ilagay. And yung design niya, meron tayong gray accent here. So, dito naman sa ating seats, as you can see, leather pa din siya with suede material. So, kasha dito up to 3 person. And kung dalawa lang din kayo, pwede nyo ibaba yung ating armrest na meron na din siyang 2 cup holders. And hindi ko lang siya mababa ngayon kasi may plastic. So, tara naman sa third row. Para ma-access natin yung likod, meron siyang one-touch tumble. So, let's see. Uy! So, sama natin si Mikay kung ano bang meron dito sa loob. Let's go! So, nandito tayo ngayon sa ating third row. And as you can see, nothing can see Chinese. So, meron tayo ditong bottle holders and also compartment. Diyan ba, Mikay? Ano meron? Meron ditong, yan, rectangular na compartment. And we have the grab handle here. And yung dome light natin, ayan, nandito tayo. Ayan, warm yung color niya. So far, comfy naman dito kasi nakaka-recline. Pero as 5'6 and 5'7 na girls, limited lang. Limited lang yung headroom natin dito. And yung knee room, limited lang din. But if siguro nakaslide din yung second row natin, medyo magkaka-space. Ayan, shout out kay Darlene. Di ba bet na bet mo ang Fortuner? Miss ka na namin. So, ayan. Meron naman tayo dito ang aircon vents, dalawa. Dalawa lang. Yeah. So far, masikip to for us. But if may mga chikiting, small size, pwede dito adult, sa... Pwedeng-pwede dito. But yun, leather pa din. Wala na siyang suede, no? Oo, wala na. So far, Hara, anong masasabi mo as makakonsider mo ba yung sarili mo na bumili nito kapag big time ka na? Siyempre naman, lalo na kung ano, magpapamilya ko mga 10 kids kasi dito sa Rizla. So, yun nga, maganda pa rin siya. And so, bumili na kayo, contact niyo si Ma'am Ann. What? And, ba't mo sila inuto sa bumili? Bumili kayo. Very premium pa rin naman ang ano, especially considering na top of the line to. So, goods na goods sa harap. I can see ang daming accessories, no? So far, guys, how do you like the Fortuner GRS? Comment down below. And tara, labas tayo for our outro. That concludes our full review of the 2024 Toyota Fortuner GRS. So, ayan, what we have here is exactly kung ano yung CarView Page Mobile namin. So yan, ang Innova 2.8-liter E. So, if interested kayo na tumingin kung ano mang Toyota models dito, Innova, Fortuner, you can contact Miss Ann para makavisit din kayo dito sa Toyota Silang. And also,
Comment down below din kung ano pa yung mga gusto nyong i-car reviews namin sa aming mga next week. And if interested pala kayo, Innova E, na-review na to sa aming channel and na-test drive na rin namin to. So, scroll down below. And before we end this video, don't forget to hit like and share to our YouTube channel. And huwag nyo na din kakalimutan na i-like ang aming Facebook page. Subscribe! See you on our next videos! Have the gunmetallic na. So, nandito tayo ngayon sa ating tailgate. Sinasabi mo? So, dito naman sa ating mga buttons, nandito yung ating traction. Charging port sa driver's seat. Well, no.